Ang mahirap kasi sa atin, nagagalit agad tayo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya nakinig ka na sa mga tao? Rendon, balita ako. Baksak presyo ka daw sa motivational rice, ha? Kung magkaalat, baka marami makaalam, bro. A secret lang ba? Secret lang. What's up guys? Andito tayo ngayon sa episode bar plus kitchen, no? Para tikman yung motivational rice. At balita ko guys, meron silang secret menu dito. Let's go! Boss Bulit, kumusta? Nice yes, sir. To see you again. Kumusta po? Bumalik ako. Alam mo ba ito bumalik? Yes, sir. Bantahan mo, meron daw kayong secret menu. Okay, sir. Bakit? Secret talaga? Hindi nga. Bakit? Paano nyo mabibenta yun kung secret talaga? Yabot mo na, sir. Yabot mo na. Pakita mo na. Sir. Mayroon na secret menu guys. Oh. Bo, yung mga presyo dito, 400 dati ngayon, 280 na lang. Tapos, 950, 350 na lang. Pero tingnan nyo, eto yung malupit. Yung motivational rice nyo, 50 na lang. 50% off. Kung ba't hindi pangangailangan ha? Hindi nga. Seryoso to? Ay, hindi ko order, ha? Sige po. Okay. Order na ako. Bigyan mo ako ng rib eye na 350. Yes, Porter House. Yes, sir. Siyempre, huwag mo kalimutin yung motivational rice sa 50, di ba? Tapos, ano pa bang masarap dito? Yung sisig pork sisig. Yes, sir. Tsaka yung gambas. Sisig gambas. Sisig gambas, ha? O sige, tikman natin kung masarap ba yung kanilang baksak presyo meals, yung secret menu dito sa episode ba? So guys, ito si corporate chef ng episode bar, no? Si Chef Gian. Chef, bigyan na natin ng idea yung mga viewers natin, no? Kung ano ba yung background nyo? Para malaman nila kung gaano kabigatin mga chef dito sa episode bar. Thank you, Sir Manuel, for visiting us here sa episode bar and kitchen. And, by the way, I'm Chef Gian Carly Panes and I'm the corporate executive chef ng episode bar. I've been in the food business for about 10 years now. I had a couple of stints sa Singapore and I have been a restaurateur in the Philippines for most of my time as a chef. So, I'd like to introduce ang aking mga kasama dito sa kusina. Yun. Sila si Chef Kurt. Okay. Hi, sir. Our head chef for this brand. Oh. Chef Kurt. Okay. And then we have also our very experienced chef, Chef Jeff. Mga sobrang experience din ng mga chef dito, no? Tapos kung saan-saan hotels din sila galing, yes, di ba? Most of them have worked sa mga top-notch hotels and other mga group of restaurants. Unfortunately, hindi natin pwedeng sabihin. Syempre. Pero they are very experienced. Ayun. So excited namin and dahil... Yes, si Chef Kirby, si Beisha, is nag-work sa mga cruises. Okay. And si Chef Jeff din have worked sa isang malaking restaurant group dito sa atin. And okay. Also, Chef Carl. Yun. Excited na ako ulit matikman, no? Kasi this is my second time here. Oo nga, I remember a month ago, yeah. And balita ako kasi may secret menu daw. So, excited ako malaman. The set of menu here sa episode bar and kitchen that is very, very affordable sa ating mga customers. So, nagre-range lang ang prices nito from 280 to 380 pesos. Yun. Sobrang mura. Tikman kasi natin ang yan. Ang mga steak, ang mga ribeye, ang ating mga porterhouse, and we have here ang ating gambas. Thank you, Chef. Yeah. Thank you so much for visiting us here. Sana bumalik kayo sa ating viewers ng inyong mag-vlog. I hope that you come and try our food here. Yun. Maraming salamat. Thank you. Brandon, may tanong ako sa'yo. Anong naisip mo bakit meron tayong secret menu ngayon? Actually, yung secret menu kasi, to serve the community. Okay. So kasama naman ako talaga sa plan, nung una pa lang. Kasi syempre, nasa QC area tayo. Mm. So, wala tayo sa high-end na lugar. Mm. Kung maglalagay ka ng isang high-end restaurant sa isang hindi high-end na lugar, so para contradicting. Mm-hmm. So, to serve the community even more, talagang dapat merong
secret menu. Secret menu. Pero kung sasabihin, kasi secret nga eh. Hindi nga. Hindi po pwede yun. Pagka ako, bubulgar ko yan. Hindi, pero, eh, kasi iniisip ko, hindi ka nakinig ka na sa mga tao. Isa na rin yun, siyempre. Apart, siyempre, pa yung influencer, kailangan natin yun. Tsaka parang mas maraming tao ang makapag-try ng good food. Oo. Kasi quality naman talaga yung food. Kaso nga lang, medyo na ano sila, dahil nga medyo mahal. Diba, yung una kasi na-try din namin to, medyo hindi naman siya ganun kamura. Medyo pricey siya. Although for me naman, na nakakapag-try na rin ako ng mga mamahalin din ng mga pagkain, quality naman kasi yung pagkain. Kaya naman, naintindihan ko ba't ganun presyo niya. So, pero syempre, hindi lahat naintindihan yun. So, ngayon, meron na tayong high-end menu, tapos meron tayong affordable menu. Affordable. Pwede mong piliin kung ano yung afford mo. Oo. Hindi, so, hindi pa rin namin tinanggal yung ano, yung high-end talaga. Oo, doon pa rin. Kasi yun nga yung motivation dun eh, para ma-motivate kang ma-afford yung next level. Oo, yung deserve mo sa buhay. Yun yung advocacy natin. Ah, okay. So, yun yung story nun. Oo. So, meron ka secret menu, pag medyo hindi pa kaya, so, magpupursige ka sa buhay para maabot mo yung tama. Main menu. Okay. So, kasi maraming hindi nakakaintindi. Diba? Sa tingin mo ba? Maintindihan nun? Normal naman yun. Siyempre, hindi naman lahat ng tao kaya dati i-please eh. Iba-iba naman ang paniniwala. Nirespeto naman natin yun. Pero! Yeah. Ano? De, pero siyempre, advocacy talaga natin para makatulong din sa mga staff natin. Mm-hmm. Siyempre, yung mga nag-prepare niyan, ano yan eh, yung mga chef natin, yung mga waiters natin, yung mga crew natin. Passion nila yan eh. So, we support them. Pati mga farmers, yung motivational rice. Yun, nagsama-sama na siya. Nagsama-sama na in one. Yung mas high-end mo, medyo mahal talaga. Masarap din naman, pero medyo mahal nga. Pero kung sakto-sakto lang kita mo, medyo mahirap talaga eh. Mahirap talaga maabot yun. So, kailangan nga talaga yung mga tao o motivate. Mag-strive kayo sa buhay. Yun talaga yung gusto ko, bro. Yun yung message ko. Huwag nyo kasing... Ang mahirap kasi sa atin, nagagalit agad tayo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. So, yun yung message dito, to create curiosity. Then, para mag-strive tayo sa buhay, para eventually, ma-afford natin yung mga bagay na deserve natin. Oh, yun. Napakagandang message nun. Sabi nila, bayad daw ako. Hindi. Ako nga nagbayad. Lagyan nga. Discount lang. Discount. Baka naman. Ngayon may discount lang. Discount lang. Discount lang. Ayun. Oh, yan ha. Alam nyo na. Hindi ako bayad ni Rendo na. Baka sabihin mo. Hindi. Saka pagbabayaran kita, hindi ko kaya TF na ito. Di naman. Di naman. Oh! Nandiyan ka na kaagad? Yes, sir. Ang bilis naman ang pagkain. Ang bilis naman ang pagkain dito. Mabilis ang serving, sir. Ba? Pinapabilib mo ako ulit ha. Ayun. Ang motivational rice. Oh, di ba? Oh guys, 50 pesos na lang daw yung motivational rice nila dito. So, in order ko, lahat ng mga nasa secret menu nila. So, syempre, share ko na sa inyo kung ano yung nasa secret menu, di ba? So, ito yung kanilang sisig. Yung sisig nila, magkaka ba presyo to sisig nila? Oh, sizzling pork sisig, dating 400 pesos, ngayon 280 pesos na lang. Okay, 280 pesos. Tapos, ito kanilang gambas, dati siyang 400 pesos din. Ngayon, magkano lang itong gambas? Ah, sorry, 500 pala ito dati. 500. Ngayon, 380 pesos. 380. Pero guys, ito yung malupit. Ito. Porterhouse. Yung porterhouse nila, ganyan kalaki, dating 900. Ngayon, 350 pesos na lang. Tapos, ito namang isang, rib-eye naman. Itong rib-eye, dating 950 ba? 950, di ba? Tama. Nangyari 50 pesos, ngayon 300 na rin. So, syempre, tikman na natin yan. Diba? Kailangan natin tikman. Eh, kaya nga tayo napabalik dito dahil nabalitaan kung meron silang secret menu. Kaya, syempre, tikman natin. Mukhang nakinig na si Rendon kasi masyado daw mahal yung dati nila. No? Yung pagkain nila dati. So, ngayon, nagmura na sila. So, tikman natin itong rib-eye. Itong rib-eye nila, no? Okay naman. Malambot na ma'am. Yung gravy nila, yung sauce. Saka iba yung lasa niya. Hindi siya yung, medyo alam mong high-end siya. Hindi siya basta-bastang gravy. At syempre, alam niyo naman, yung chef nga nila dito, medyo mga bigatin talaga. Wala din yung steak para sa halaga 350 pesos. Panalo. Ito sisig guys, tikman natin yung sisig nila. Kung masarap ba itong sisig. Diba? Kakaiba yung sisig nila eh.
Parang may mga onions pa sa ibabaw na fried, tapos tikman natin ng ano, ng walang kanin. Actually, kakaiba yung sising nila. Medyo may konting anghang. May konting tamis. Hindi siya yung normal na sisig na nalalasa na nakakain nyo. At hindi rin siya yung authentic na sisig. Medyo fusion na siya. Pero taste-wise, okay naman. Ito naman, tikman natin itong gambas. Gambas, no? Ito, 380 pesos na lang siya. Dating 500 pesos. Nakita ko yung pagluluto nito kanina. Presto yung shrimp nila. Tapos yung lasa niya, may pagka-creamy na may anghang. Pwede. Nurang nasa salagang 300, no? Okay, so ito naman yung porterhouse nila, no? So yung porterhouse nila medyo manipis to. Hindi ito yung normal na porterhouse na ano, no? Kaya siguro 350 lang. So medyo manipis siya. Eh, 350 lang naman. So, kung 950 to, tapos ganito kanipis, medyo magre-reklamo din ako. Diba? Sa halagang 350 pesos, nandito ka sa episode bar, pwede na rin. Pero tikman natin kung ang lalasa, diba? Okay naman siya. I mean, hindi naman ito yung pinakamasarap na steak na natikman ko. Pero, ang importante, nakalig yata si Rendon sa atin, no? Kasi medyo mura na yung mga pagkain nila ngayon. May mga mura na. May choice ka naman. Pero secret lang daw. Pero kayo, since nanonood kayo sa akin, alam nyo na na meron ng mura dito. Hindi lang yung mga mahal na katulad ng pinain natin last time. Overall, mga natikman ko, solid naman. O eto naman guys, yung motivational rice, hindi na siya malata. No, yung last time medyo malata, sabi nyo, di ba? Ito, hindi na siya malata. Tignan natin, mag-motivate ba ako? Kasi 50 pesos na lang siya. Hindi pala eh. Hindi pala ako mag-motivate. Pero at least 50 na lang siya, hindi na siya 100, di ba? Pero, parang nagbago yung motivational rice. Parang mas bumango siya. Parang may aroma na, mas matindi na yung aroma na natitikman ko ngayon. Nalasahan ko. Pandan? Parang pandan. Parang pandan yung lasa. Pero ano, ngayon parang unang kagat ko, parang ano kagad eh. Nag-over, hindi mo overpower, pero naamoy mo kagad eh. Solid to mga in-order ko ito. So magkano lang ito? 280, 380, 350, 350. Diba? Itong in-order ko ito, pang dalawa na ito. Pwede na 2 to 3 persons na ito. Diba? Pwede na, 1,000 plus. Pwede na ito. O baka sabihin nyo na naman, bayad. O baka sabihin nyo na naman, bayad ako ha. Baya, pakita ko sa inyo yung bill. Kaya muna ako guys. Well, para sa akin naman, no, overall, sulit naman dun sa mga secret menu. Kasi nga, grabe yung steak mo, 300, di ba? Tapos yung mga sisig, 200. Okay naman, pasado. Okay naman, pasado okay naman siya. Yan, yan. Anyway, thank you bro. Ah. Salamat. Maraming salamat. Sana matry nyo ang episode bar. Dito lang to sa QC. Fitness Army Building, Visayas Avenue Corner, Congressional. Yun. Mukhang kailangan ko na rin mag-fitness army. Mag-gym ka sa taas lang. Okay, oh, nga eh. May discount lahat ng followers mo. Pwede. Ay, ganun ba? Oh, narinig nyo yun? Discount. May discount daw. Sabihin lang nila yung pangalan mo. Oh. Ba, may promo code na tayo kagad, oh. Oh guys, sugod na. So guys, yun na nga, no? Dito na muna natin tatapusin itong ating video dito sa episode bar. Diba? Dito sa may Visayas Avenue Corner Congressional. Sana nag-enjoy kayo. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.